Sagutin mo ako, Masaki! Hinihintay ko ang sagot mo! Talaga bang kailangan mong umalis? Oo. Yun ang pinakamabuting gawin. Ang maghiwalay na kami ng Landas de Guiji. Pero, ikaw ang nagpalaki sa kanya, hindi ba? Oo. Nasubaybayan ko ang bawat yugto ng buhay niya. Higit kanino man ako nakakaintindi ng kapangyarihan niya. Alam kong kapag ginamit niya yun, kaya niyang pamunuan ang Mughal City. At makakalikha siya ng isang tahimik at mapayapang mundo. Hindi yun maalis sa isip ko. Teshimine. Hindi ko alam kung naaakit lang ako sa kapangyarihan niya kung gusto ko yung gamitin. Pero dahil doon, parang sinira ko na rin ang pagtitiwala niya. At hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Mukhang disidido ka na. Anong balak mo? Binabalak kong imbestigahan ang Mughal City mula sa labas. Baka sakaling makatulong kay Genji ang malalaman ko. At gumaan ang konsensya ko dahil sa pagkakaroon ko ng masamang hangarin. Masaki. Kamali ako na akala ng isipin ko mapagkakatiwala ang isang tulad mo, Masaki. Kung gano'n, makita mo sa akin ang kalimung ngayon. Yan na ba ang kasagutan mo? Kung gano'n pagsisisihan mo to, hindi mo ako kayang tanungin. Gagawin ko makakaya ko. Katapasan mo na ngayon! Napakainit pa rin niya. Heaven, heto pa. Gamitin mo. Salamat, Natsumi. Pakibandayin mo muna si Sakura para sa akin. Sige. Mukhang kailangan ko pang maghanda ng maraming bimpo. Totoo ba itong nakikita ko? Sa palagay ko, dumating na ang tamang oras para gamitin natin ito. Hindi ko inaasahang may ganito kang kagamitan dito sa basement. Alam mo, meron kasing nangyari noon. At mukhang kailangan na natin itong gamitin niya. Sa tingin ko, tama na to. Ha? Huh? Nasaan siya? Huh? Sakura? Heaven, maaari ba nating subukang kontakin si Mako Bex? Nakakatawa ka, hindi ka nag-iisip. Ako pa ang ginamitan mo ng flame attack. Eh, apoy din ang ginagamit ko. Galit ako sa lahat ng babae na kapaligid kay Thunder Emperor. Dahil walang ibang magmamayari sa kanya, kundi... Sandali lang! Nagkakamali ka ng akala. Wala naman akong anumang mahimik ka! Ako lamang ang nag-iisang babae para kay Thunder Emperor. Yun ang nakatadhana. Pasensya ka na kung kailangan ko lagyan ng flame mark ang katawan mo. Wala ka na kawala. Alam mo bang puppet fragrance ang tawag doon sa pulbos na nalanghap mo? Oras na pumasok yun sa katawan mo, hindi mo na makokontrol pa ang kilos mo. Tayo na, inuutosan kita sumama sa akin. Pero, paano? Walang epekto sa akin yun. Kung ano man ang nalanghap ko, nasunog lang yun sa loob ng katawan ko. Para sabihin ko sa'yo, hindi uubra ang pulbos mo sa'kin. Alam mo, sinasayang mo lang ang oras ko. Wala kang laban sa'kin. Si Masaki. Si Masaki pala ang kalaban. Kailangan ko yung sabihin sa kanila. Hindi ako dapat magtagal sa lugar na to. Madaw ka. Bigyan mo ako ng lakas.
naman. Ano to? Alam mo ba na itong lingkod mo sa mundo? Nasaan? Ako ngayon. Nahanga-hanga. Ang bilis mo nagkamali. Kagami. Ano? Anong ginawa mo sa kamay ko? Hindi naman mahirap makahanap ng dalawang kamay dito. Isa pa, magagaling ng mga doktor dito. Kaya wala akong dapat ipag-alala. Matagumpay ang operasyon. Hindi ko hiniling sa'yo ang bagay dito. Pero matagal mo na yung inaasar, di ba? Inaasar mo? Paano mo nalaman? Sabihin mo, bakit mo itong ginawa? Ang totoo, tagamasid lang ako. Tagamasid? Makinig ka. Gusto ko makita kung paano mo siya susubay. Nakakalimutan ang minsan mo nang sinira ang kaliwang kamay ko. At hindi ko na yun nahayaan mo ulit pa. Paan? Tatalunin na kita sa pagkakataon. Napakataas pala talaga ng pangarap mo na talunin ako. Tignan natin! Huwag kang mag-alala, Hudo. Sa pagkakataon to, habang buhay ka na matutulog at hindi ka na magigising pa! Atong segundo! Kailangan kong gumawa ng paraan. Kailangan madala ko siya. Siya lang ang makakatanggal ng flame mark kay Sakura. Wala nang ibang solusyon. Deteriorating fragrance! Dragon of Flame! Sinabi ko naman sa'yo na hindi na uubra sa akin ng mga poison fragrances mo. Wala ka ng kawalan. Spaving fragrance! Kapag nagpatuloy ito, hindi na ako makakalapit sa kanya. Kailangan ko magmadali. Wala nang oras. Isang langhap para doble. Dalawang langhap para triple ang bilis. Dragon of Flame, apoy ng impyerno! Kulang pa rin ang bilis ko. Wala ka palang kwenta. Pambihira, hanggang saan lang ba talaga kaya mong gawin? Kung makakalapit na sana ako sa kanya. Kailangan ko nag-isa pang langhap ng speeding fragrance. Kapag lumanghap ka pa ng isa pa, mamamatay ka na. Kailangan kong gawin to. Mukhang wala ka na yatang maisip na atake, ah. Dragon of Flame! Gusto kong lagyan mo ng flame mark sa katawan ng babaeng yan ngayon din. Kuya, protektahan mo ko. Mukha yatang natalo kita. Ngayon, gusto kong alisin mo na ang nilagay mong flame mark kay Sakura. Naiintindihan mo? O sige, panalo ka na. Ikaw ang nanalo ngayon sa laban nating dalawa. Pero huwag kang mayabang. Dahil hindi ako magiging mabait sa'yo sa lahat ng oras. Pasensya na kayo. Pero kailangan ko ng tulong. Shiko!
tulungan mo ako ibigay ito kay Genji. Ayan na, handa na ako. Ayan na, nakita ko na. Malinaw kong nakita na naliligo ka sa sarili mo, dugo! Lagot ka! Katapusan mo na ngayon! Humanda ka! Pero, tapos ka na! Nakita ko na siya nakaandos sa lupa. Ito ba ang tunay na kapangyarihan mo? Ha? Van, baka naman, simula pa lang ito. Sandali lang! Sagutin mo ako, Van! Bakit mo ako tinitingnan? Bakit? Sabihin mo dahilan! Ano? Imposible! Naintindihan ko na. Hindi ang hinaharap ang nakita ko. Apat na segundo! Pero talagang nakita ko yun. At ganun din ngayon. Kaya ano? Baka naman dahil lang to sa kanya. Kapag nagseryoso na siya, hindi ko na makikita ang hinaharap. Talaga naman, napaka-interesante ng lalaking ito. Hanggat hindi pa rin natatapos ang sumpa ng kapalaran, gusto kong malaman kung mas malakas pa ako kay Van. Gusto kong makita! Gusto kong makita! Hindi ka makakatangkas sa panel ng makamandag na! Maganda ang katapunan mo, Van! Hindi. Hindi maaari. Pero, Van, ano? Hindi maaaring baguhin ang hinaharap. Naniniwala na ako talaga. Malakas ka. Alam mo, Van, hindi ko kayang ipaliwanag ang sayang nararamdaman ko kapag naglalaban tayo. Sa totoo lang, pangarap kong makalaban ka habang buhay. Yan sana ang gusto ko. Ano bang pinagsasabi mo dyan, Udo? Hindi pa tayo tapos maglaban. Maglaban pa tayong dalawa! Hoy, ano ba? Bubango ka dyan! O bakit? Ano bang problema mo dyan? Haban! Hanggat hindi ko nagagawa, hindi na lahat ang upo sa buong katawan. Hindi na ako matatayin. Gusto ko makita na hindi ka na humihinga. Yun ang pangarap ko sa buhay, Van! Ano bang hinihintay mo? Gamitin mo na ang tunay mong kapangyarihan! Hindi ako naniniwala na yun lang ang kaya mo gawin! Sige na, lumabang ka! Ipakita ko sa kanya lahat mo! Tapos na isang minuto. Nagustuhan mo sana ang panaginip mo. Mukhang ibang-iba to sa karaniwan mong ginagawa. Pakana mo to. Anong pinagsasabi mo? Huwag ka na magkaila! Sinadya mong ipagamot si Udo. At pagkatapos, inutusan mo siyang lumaban sa akin. Hindi ba sumagot ka? Huminaong ka lang ba? Nagkakamali ka. Ang totoo, tagamasid lang naman ako. Sinungaling ka? Kung ako sa'yo, hindi na ako magsasayang pa ng oras. Anong ibig mo sabihin? Nasa panganib kasi ngayon ang buhay ni Poison Lady. Kailangan mo nang magpadali. May gustong pumutol sa network connection. Bilis pa.
Butterfly Fragrance. Banda rito! Pasensya na. Nakalusot ang mensahe. Hayaan mo na yun. Basta ituloy mo lang yan. Ang mahalaga, maputol na ang access nila sa labas ng Mugon City. Anong? Gising ka na pala, Shido. Salamat po, Ginoong Jen. Maaayos na. Ilang tadyang din ang nabali sa'yo, Shido. Kaya kailangan mo ng mahabang pahinga. Huwag ka masyadong magkikilos dahil baka masugatan ang baga mo. Mas delikado yun. Tulungan niyo po ako. Masama po ang lagay ni Himi ko. Gamutin niyo po siya, pakiusap. Halika, iiga mo muna dito sa kama si Himi ko. Huwag kang mag-alala. Magaling sa panggagamot niya si Ginoong Jen. Talaga? Ikaw, ano naman ang nangyari sa'yo? Wala, baliwala to. May nadiskubre ako na si Masaki ang mastermind ng kaguluhang ito. Ano ka mo? Si Jen. Kenji. Nakapagtataka. Sakura, hayaan mo nang kaming gumawa niyan. Masama ang pakiramdam mo. Magpahinga ka na doon. Sige na. May email galing kay Macbeth. Ano ang mensahe niya? Ang mastermind daw ay si Masaki. Ang sama niya. Trinaidor niya tayo. Nandito rin ang eksaktong location. Naku! Sakura! Natsumi, ihanda mo ang mahihiga niya. Yes, boss. Yan ang stock. Diyan sa lugar na yan ngayon nakakulong ang batang si Makubex. Nakikiusap sa atin na ibigay natin agad ang mapang ito kay Ginji. Merong computer si Ginoong Jen. Sigurado akong pupunta si Ginji sa klinika niya. Ang mabuti pa, doon na lang natin ipadala ang mapa. Sige, sasubukan ko. Naku, lagot na. Hindi ako makakapasok sa Mugon City. Mukhang may taong na nadyang i-disconnect ang network. Paano pa natin may paparating kay Ginji ang tungkol sa impormasyon ni Makubex? Alam ko na! May naisip akong paraan! Kung imposibleng makapasok sa network, bakit hindi na lang natin ihatid ang personal? Ban! Himiko! Nasaan ba kayong dalawa? Huwag niyo naman akong pagtaguan! Lumabas na kayo! Ban! Ban! Salamat, Ban! Huwag niyo naman ako tinatakot! Teka. Naku, mali pala ako!